Alam nyo ba na hanggang sa itong nakaraang linggo, wala ni isang kaso laban sa US Department of Homeland Security, DHS for short, ang napunta sa trial? Noong 2005, si Dr. Rahina Ibrahim ay pabalik ng Stanford University para tapusin ang kanyang research nang tinanggihan ang kanyang visa nang walang dahilan. Handa nang magpunta sa US para mag-testify ang 14-year-old na anak ni Ibrahim na si Raihan para ipagtanggol ang kanyang ina. Pero hindi umabot ang kaso sa korte. Ayon kay Raihan, ito ay dahil siya rin ay nailagay sa no-fly list. Agad na tinawagan ni Raihan ang abogado ng kanyang ina na si Elizabeth Pipkin. Tinawagan ni Pipkin ang opisina ng DHS pero ipinagpasa-pasa lamang siya ng mga tao doon. Nang tanungin ng DHS tungkol sa insidenteng ito ay walang makuhang kasagutan mula sa kanila. Noong isang araw, sabi ng DHS ay hindi lang naabutan ni Raihan ang kanyang flight. Pero kung titingnan natin ang katotohanan na ang ina mismo ni Raihan ay hindi pwedeng pumasok sa US para mag-testify sa kanyang sariling trial, hindi ka panipaniwala ang kwento ng DHS. Posible kayang ginamit nila ang kanilang power para harangin ng isang witness sa pag-testify sa isang kasong laban sa kanila?